Palos. Hello, Giancarlo? Silvia? Buhay si Palos. Sabi ko na nga ba buhay ka pa, Palos? Pero ang pagkakamali mo, pakita ka ulit. Nais kong marinig ang tinig mong kay tamis sa gitna ng gulo at panganib. Kahit sa puso ko napit na ako sa kanya, Ma. Bibigyan ko na ng katarungan ng pagkamatay mo. Bakit po, Papa? Tarantado ka. Ang sabi mo, wala na si Palos. Nasaan ang microchip? Nasaan? Nawala. Kasama ni Fabio. Malaking gulo itong ginawa mo, Alessandro. Iasahin ko sa ibang agent ang paghuli kay Palos. Pero, Papa, kaya ko. Tumigil ka. Gusto ko siyang mahuli ng buhay. Gusto kong malaman kung bakit niya ako trinidor. Ayoko rito. Gusto ko sa house namin. Pam, wala ka ng mga kamag-anak na mag-aalaga sa'yo. Kaya ko alagaan ang sarili ko. Listen, wala na ang parents mo. Pero bibigyan ka namin ng bagong parents. Ayoko ng ibang parents. Hindi ko sila parents. Hahanapan ka namin ng bagong parents. Siguraduhin namin mababait sila. Mamahalin ka, aalagaan ka. Ayaw mo ba nun? Ayaw! Okay, okay, sige. We'll talk about this later. For the meantime, ano mo nang gusto mo? Gusto ko nang umuwi. Gusto ko tulungan yung mga pulis na mahanap yung Palos na yun. Yun ang gusto ko! I'm very sorry, Pam. Pero, Pam! Sa inyo'y binibigay ng Neptune ang responsibility para hulihin si Fabio, a.k.a. Palos, as soon as possible. We're not even sure, sir, kung si Palos ang nag-resurface. May nakuha kaming report na si Palos ngayon. So, buhay pa pala siya after all these years, sir? Exactly. And Neptune wants the two... Akin ang assignment na to. Ako ang huhuli kay Palos. Come in, Carranza. No one, sir.
Pero pumunta ako dito para sabihin sa inyo na handa na ako para sa kaso ni Palos. Alam mo ang protocol, Giancarlo. Hindi basta-basta po ipili ng isang ahente para sa misyon. My decision is final. Sina, Sylvia at Aldo ang hawak sa kaso. Ninong, buong buhay ko pinagandahan pagkikita namin ni Palos. Ako ang i-assign nyo dito. Handa ako! My decision has been made. Pero hindi pangkaraniwang kaso si Fabio. Yun ang pinagandaan ko na. Physically, yes. Pati isip niya, inaral ko na. Mentally, intellectually, yes, baby. Kung ganun, ba't hindi niyo ibigay sa akin yung kaso? Dahil emotionally, hindi mo pa siya kaya. Punong-puno ka pa ng galit, Giancarlo. Naniniwala ako makakahuli kay Palos ay ang mga highly technical retrievers na tulad nina Aldo at Sylvia. At higit sa lahat, walang attachment nor grudge sa subject. Okay, pero hindi ko mapapangako na hindi ako manginilang sa kaso nito. Sorry to barge in, sir. Ibalato niyo na sa akin ang kaso ni Palos. Papa, ibigay na natin kay Giancarlo. No. Buong buhay ni Giancarlo ay iniukol niya para pagandaan ang pag-aharap nila ni Palos. Ipagkakait pa ba natin sa kanya yun? Emosyon. Kaya wala kang binagbat kay Fabio. Puro ka kasi emosyon. Gaya ng sinabi ko, hindi dapat pairalin ang emosyon sa pagkakataon ito. Hindi niyo ba naiisip na maaaring ang emosyon na yan, his passion for his goal, na maging susi para mahuli si Palos? Isipin niyo na lang, Papa. Itataya ni Giancarlo ang lahat para mahuli si Palos. May pagbabago mga assignments niya. Aldo, Sylvia, i-assign ko kayo sa ibang kaso. At ikaw, Giancarlo, ikaw na ang hawak sa kaso ni Palos. Kinakailangan mong mahuli si Palos at all cost. Pinapangako ko, sir, babalik ko siya rito. Magbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Sa nanay ko, sa buhay ko, sa lahat ng pinagkautangan niya. Kinakailangan maging Palos para mahuli si Palos. Nagawin ko. Aldo, kailangan ko i-run mo sa system lahat ng posibleng contact ni Palos, mga kaibigan, mga nakasama sa misyon, lahat ng posible niyang pwedeng takbuhan. Sige, sige. Salamat, Aldo. Balita.
Naku, Pamela. Papatayin mo kami sa takot. Huwag mo nalit gagawin yun, ha? Delikado. Tandaan mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuli yung mga nanakit sa parents mo. Pumatay po. Pinatay po ang parents ko. Hindi lang basta sinaktan. Malaki po ang difference nun. At hindi nyo rin po ako kailangan ni Baby Talk. Mali na naman po sa akin ang nangyari sa parents ko eh. Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit sila pa ang pinatay. Mabait naman po sila eh. Gusto ko lang po makatulog sa paghahanap sa pumatay sa parents ko. Iha, ang mga pulis nang bahala doon. Yari tayo, pare. Sigurado magalit si boss sa atin. Hindi na natin nakuha yung microchip. Nakatakas pa si Palos. Andilas kasi ng Palos na yan. Kaya dapat huwag kayong tumigil sa paghahanap sa microchip na yan at kay Palos bago tayo mahunahan ng iba. Para saan ba yung microchip na yan? Oo nga. Parang napaka-importante para buhayin nila si Palos ng ganong katagal. Hindi ko rin alam. Pinababantayan ni boss lahat ng pwedeng puntahan ni Palos. Maghiwali-hiwali muna tayo. Kahit doon na tayo matulog daw sa gusto natin, sigurado lang mahuli ang si Palos na yan. Hindi siguro kaya ng tagalit dyan. Kaya sa atin pinapagawa. Tama na yan. Sige, tapusin nga yan. Mapaaga tayo. Napag-alamanan nag-match ang cartographic sketch ng isang lalaking inireport na nag-carnap ng isang jeep sa Sorsogon. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng pulisya kung ito ay may koneksyon sa pagkamatay ng mag-asawang acrobatic performers. Set up ito. Set up! Sino ba yung nagagawa nitong hayop na to? Hayop to. Malaki ang hinala na pagnanakaw din ang motibo ng mga suspect sa pagpatay sa mga Kiev. Akala ko ba tapos na ito? You specifically told me tapos na ang kaso nito at patay na si Palos. I'm on top of this, Mr. President. Ginagawa lahat ng Neptune ang paraan para mahuli siya. Nasaan ang microchip? Akala ko kasama na niyang lumubog sa dagat. As of now, Mr. President, inaalam pa po namin ang status ng microchip. But to be safe, we're assuming na it still exists. Magagaling ang mga ahente ko. Siguradong mahuhuli nila si Palos. You better be right, Vittorio. Ikaw nag-training, ahente mo si Palos. Magaling siya. Madulas. You created a monster. Kailan pa ko nagsara ang sinehan? Matagal lang nagsara yan kasi nalugi. Eh, ang tiketera saan? Sarado na sinehan. Siyempre, wala lang tiketera. Oo naman. Salamat po.
Alex. Ikutan mo sa kabila. Lansangan si Fabio. Napatay ng mga hudapers ang mga magulang niya. Kinupkup siya ni Ninong at tinuring na tunay na anak. At ayon pa sa records niya, si Fabio ang pinakamagaling na agent na naproduce ng Neptune. Alam ko na lahat to eh. Meron bang hindi ko alam? Eh yun lang naman talaga ang files niya eh. Paulit-ulit na natin itong binabasa. Tanong ka ng tanong, sinasagot lang kita. Ano pa pa gusto mong malaman? Gusto ko malaman ang gali niya. Gusto kong pasukin utak niya. Para malaman ko kung paano siya mag-isip. Gusto ko gagawin pa lang niya. Nakaabang na ako. Pwede ba kay Michael Gestapo? Andiyan po ba si Ludo Petrelli? Pwede ba kay Juan Ligata? Alam niyo po ba kung saan siya lumipat? Panela? Fabio? Buhay pa. Asan ka? Delikado ka, Fabio. Hinahanap ka na nila at hinahanap ka na rin ng mga pulis. Wala na akong matakbuhan. Kailangan ko tulong mo. Wala na akong malapitan. Tinawago ko lahat sila. Wala. Ikaw na lang natitira kong kaibigan. Asan na yung microchip? Nasa iyo raw. At pinahanap ka na rin ni Ninong. Wala na akong oras. Pupuntahan lang kita sa dati. Salamat. Sir, nakausap po ni Fabio si Agent Travella. Papunta po siya doon yun. Ano pa hinahantay niya? Handaan niya na. Ang sabi ni Agent Travella, i-hold down na si Fabio hanggat hindi pa kami dumadating. Enzo, sumama ako.